Hi everyone, for this video we will be reviewing the new top of the line product of TDD. This is called the TDD Dominator. So let's start the unboxing. So ito yung itsura niya. So when you order this product, two pieces yung marereceive mo na ilaw. So yun yung looks niya. Yung back. Then included din yung base connector, which is made of stainless steel, yung nuts and bolts, and yung Allen screws. So yun yung box inclusions niya. So TDD Dominator is universal to all motorcycles, so pwede siya mapa big bike, scooters, small bikes, road bikes, sport bikes, and cruisers. So, ito yung base connector niya. So, dyan siya ikakabit sa gilid. So, kung mapapansin nyo, dalawa yung kabitan ng tornilyo dito. So, the purpose of that is para mas stable and less vibrations. Kasi normally, sa mga auxiliary light, isa lang yung tornilyo dyan. So, pwede siya ikabit kadalasan sa scooters, customized bracket. For big bikes naman, crash guard, and sa sport bikes and cruisers, sa sliders. Anywhere naman pwede siya install, just make sure na maganda yung pagkakabit ng base connector dun sa bracket niyo or sa crash guard. So next, let's compare naman yung size nitong ilaw na to sa other TDD premium lights. So, ito yung Blaze Duo. So, this is part of the Knight Rider collection. So, mas malaki siya ng konti. Kasi nga this one is designed to be more compact din para suitable siya for any motorcycle din. So yan yung size nila. So kitang-kita mas malapad si Knight Blaze Duo. Ayan. And then yung cooling system pala. Cooling system ni Dominator is dual heat sink. So in comparison dito kay Blaze Duo, ang cooling system nito is motor fan. So yan. Next naman is si Knight Ranger. So again, mas malaki si Knight Ranger compared kay Dominator, and mas mabigat din siya. Kasi nga this one is designed, so mas bago yung design ni Dominator, so mas pinagaan siya ng konti and mas naging compact. Pero yung brightness niya and power is almost the same. So i-compare natin sila ng brief lang, because this video is for Dominator lang talaga. So when it comes to intensity, yung lakas ng buga, mas malakas pa rin si Knight Ranger, because this is 80 watts and this is only 60 watts. Pero yung lapad ng buga and yung pagka-focus ng beam, mas maganda si Dominator. And of course yung may special feature si Dominator, yung focus, laser-focused light beam niya, which is wala si Knight Ranger. So, ang suggestion namin, if ang riding style nyo is more on sa probinsya and talagang rat-ratan na rides, malayuan, sobrang dilim, mas recommended namin si Knight Ranger. Pero kung all-around use, mas madalas kayo sa city, minsan-minsan nag-expressway, and yung probinsya hindi naman kalayuan, mas okay si Dominator. So now let's look at the light performance of TDD Dominator. So ito yung low niya, yellow. And then ito yung high niya, which is white. And then yung focused beam niya, laser focused beam niya na white din. So as you can see, white beam siya. Yung daan na yan, so 2 to 3 lanes actually yung kasya sa kanya. And then sakop na sakop ng ilaw. So, kita nyo din, very powerful yung beam niya, yung contrast ng ilaw, kitang-kita. And then, yan yung passing, pwede rin siyang may passing light. So, ang setup ng wiring ni TDD Dominator is yung wide beam niya is naka-isang wire lang. So, yung unang on niya, mag-on yung low, and then when you turn it off and on again, mag-high. So, very simple lang yung switching niya, isang switch lang yung kailangan dun sa wide beam na low and high beam, and then isang switch para dun sa laser focused beam. So 2 switches lang, complete na yung setup nyo.
So, dito naman, tignan natin yung wall shot niya. So, yan, para lang makita niyo yung cutoff ng ilaw. So, yung low, makikita niyo hindi talaga siya nakakasilaw kasi yung cutoff niya mababa lang. And then, yan yung high niya, medyo mataas na. And then, yung spot beam, laser focus beam, makikita niyo, maliit lang talaga siya, lalo na kasi wall shot lang. And super focused kasi yung ilaw niya. And now, let us look naman ano yung itsura niya pag nakatapat yung ilaw sa atin. So yan, makikita nyo yung yellow, yan yung Dominator. Then yung nasa isang motorcycle naman yan, yung Nightbolt. So nakikita nyo yung yellow, hindi siya nakakasilaw. Lapat na lapat sa lapag yung ilaw niya, yung buga. And then, makikita nyo pag nag-high, medyo nakakasilaw na siya. So this one, makikita nyo yung yellow naka-on and yung laser focused beam niya. So yan, nagpa-passing light. So, I just want to discuss yung laser-focused beam niya na special feature ni Dominator. So, ang main use talaga niya is to illuminate yung mga malalayong obstacles sa daan. So, kung nakapag-experience na kayo ng long rides, may mga daan na yung paliko medyo malayo and gusto mong tignan kung ano yung kurba, that's one use na pwede siyang gamitin kasi sobrang layo ng reach niya, up to 500 meters. And very compact yung ilaw niya. Kaya malayo yung nararating. Another use niya is for signaling yung nasa vehicles in front. So, very effective siya as passing light kasi malakas siya and tusok na tusok yung beam. So, this one, makikita nyo yung pagka-wide beam nung high. So, makikita nyo, sakop na sakop, lagpas pa siya dun sa daan. Hanggang yung sa bangketa, nakikita. Yan yung high beam na white niya. And then yan, ito yung low beam. So, same. Very wide beam siya, sakop na sakop yung daan. So dito naman makikita natin yung itsura ng laser focused beam pag nakatutok siya. So take note yung camera is at the ground level kaya medyo sobrang nakakasilaw siya. And then also yung purpose talaga ni laser focused beam is to signal yung vehicles in front na paparating tayo. Dahil nga very focused yung beam niya kaya kitang kita siya sa side mirror, sa rear view mirror na paparating tayo. Next, we will see the light performance of TDD Dominator sa actual city wherein there are street lights and other traffic. So, this one, naka-forward lang yung video para makita natin ng medyo mas mabilis. So, as you can see, kahit na meron ng street lights and yung may mga kasabay na tayong ibang sasakyan, kitang-kita mo pa rin yung ilaw ni TDD Dominator. This is a testament to the power and the clarity of the light that the Dominator brings. So ayan, makikita niyo yung wide beam niya sakop yung two lanes. This is in a bridge going to Makati. So ayan yung high beam niya. So for the purpose lang na makita yung ilaw kaya tayo nag-high beam. Of course, ayaw pa rin naman natin makasilaw. So I would like to remind everyone na maging responsible in using our auxiliary lights, especially in the city. So this one is in BGC, makikita nyo yung ilaw. Same pa din, very wide beam and very powerful yung beam niya. And kung makikita nyo, minsan pag ginagamit yung ating laser focused beam, ayan, that one makikita nyo, ang layo. Medyo hindi ata kita sa video kasi hindi ganun kaganda yung quality. Pero yan, makikita nyo yung focus na focus yung light beam. So ginagamit natin siya pang passing light. So yan. This one is in the, I think this is in Makati City. So, yan yung sa streets. Makikita nyo, lagpas-lagpas yung wide beam niya sa daan. Umabot na siya sa bahay. Ganun siya sa wide beam. In conclusion for this review, we can say that TDD Dominator is really a complete light. So, you can use it in the city, in very dark places, in the province, in the expressway. Because you have the ability na hindi makasilaw. But yet, still have a very powerful light for extra visibility. And then, of course, pag umuulan and very dark yung paligid natin, kailangan natin ng extra na ilaw. And of course, yung ating latest innovation, which is yung laser-focused light beam, which is the very first sa TDD Dominator, which will help you in signaling and seeing obstacles that are very far away. So it will give you the advantage every night. And especially in long night rides.
that will be the end for this video review of TDD Dominator. If you have more questions and concerns, you can message us in our FB page, TDD Philippines. And if you want to know more details about our auxiliary light lineup, you can check out our website at tddphilippines.com. And as we always say, please be responsible in using our auxiliary lights because these are very powerful lights and it has the potential of causing accidents. So be responsible and use the low beam pag meron tayong kasalubong. So that's all. Thank you everyone for watching. Drive safe and take care.